Nagtatrabaho po ako noon, super may sumakit po sa left side ng lower abdomen ko po. Biglaan lang po talaga. Biglaang parang may tumutusok na lang po sa tiyan ko. Nagtatrabaho po ako noon, super may sumakit po sa left side ng lower abdomen ko po. Biglaan lang po talaga. Biglaang parang may tumutusok na lang po sa tiyan ko. Sabi po ng doktor ko, mag-emergency CT scan po ako. And ayun po, doon po nila nakita na meron pong bukol doon sa aking ovaryo. Sabi po sa akin ng doktor, kung mauoperahan po, mawawala na po yung pain. Nag-surgery po ako. Inalis po nila yung bukol sa ovaryo ko po. After 2 weeks po, the biopsy came out po. My doctor called me that morning po, and they told me that the bad news po na it was cancerous. Ni-refer po ako sa isang oncologist, and then tumawag naman po agad yung oncologist sa akin kinabukasan. Ang sabi niya po, ang isang pwedeng pinaka-best gawin is alisin po yung matres ko, yung ovaryo ko. Yun po yung pinaka-masakit. Kasi isa sa pangarap ko yung magkaroon po ng anak. Nandun po yung asawa ko sa tabi ko at sabi ko po sa kanya, manalangin po kaming dalawa. Hindi po ako nagtanong kung bakit po ako. Sinabi ko po na patatagin lang po niya ako. Simula po after po ng panalangin na yun, gumaan po yung loob ko. Sa panahon natin, dapat lumapit sa Diyos kahit napaka-imposible ng ating kinakaharap. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung imposible, anduro sa Diyos yun, mga kapatid? Imposible. Wala kasing imposible sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag kayong matakot sa problema. Huwag kayong matakot sa mga pagsubok. Sapagkat may Diyos tayo. Kinakailangan lang sa atin ay makilala natin ang magagawa ng Diyos sa ating buhay para nang sa ganun tayo ay tulungan niya at maging dapat tayo sa kanyang mga pagpapala. Kaya uulitin ko, mapalad tayo, iglesia tayo ni Kristo. Tayo ang mga tunay na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kahit na gaano kabigat ang problema na ating masagupa, pwede tayong dumako sa gusaling sambahan para tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos at humingi ng tulong
at ang ating Panginoong Diyos, kayang-kaya niyang tulungan ang bawat isa sa atin sapagkat walang bagay na imposible sa Kanya. Yung bagay na imposible, magiging posible sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat tayong sumampalataya, dapat tayong magtiwala, dapat tayong umasa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos anuman ang mabigat na sitwasyon na ating masagupa. After 2 weeks po, sinabi po sa akin na sige, gagawin ulit natin yung surgery po. Aalisin po yung ovary ko, yung fallopian tube ko po sa left, and lymph nodes po. At one week before my birthday, inoperahan po ako ulit. So that was my third procedure po. Sinadjust po din naman nila na mag-chemo po ako at pumayag po ako magpa-chemo po. Susuka po ako lagi, hindi po ako makabangon, masakit po lahat. As in, kahit dulo ng daliri po masakit. Hindi ko mo lang po kasama yung nanay at tatay ko nung nararanasan ko yun. Yung time pong yun kasi pandemic, hindi po sila makapunta dito. Pagkatiwala na lang po talaga sa Diyos lahat. Lahat ng yun po. Nagpapapahid po ako ng langis. Sabi ko sa Diyos sa panalangin, magalingin mo lang ako. Mas maglilingkod at lalo pa akong magpapakasigla sa pagtupad. Pagka tayo lumalapit sa Diyos, tayo ba ay nasa uring sumasampalataya? Kasi yun ang kondisyon eh. Para yung ating hihilingin, yung bagay na ating hihingin sa panalangin ay tanggapin natin. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, tatanggapin mo kung kayo ay may pananampalataya. Kaya ngayon ang ating paksang diwa eh, di po ba? Sa taong ito, na tayo ay dapat na sumampalataya, magtiwala, umasa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kasi sa Diyos wala pong imposible. Lahat ng bagay posible sa Kanya. Pero ano kinakailangan pagka tayo lalapit at hihingi ng tulong Niya, nasa uri tayong sumasampalataya. Para mapatunayan natin sa Diyos, sumasampalataya tayo sa Kanya, yung Kanyang mga ipinagagawa sa atin, ginagawa natin. Sinusunod natin. Kaya sana, lagi natin gawin yung nakasisiya, yung nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Sa dami kong pinagdaan, hindi dahil malakas ako, dahil yun sa Diyos. Lahat sa Kanya, galing lahat ng takas na meron ako sa katawan. Siyempre, dumarating pa rin yung time na grabe. Sakit. Puro tusok. Sakit na ng katawan. Pagod na akong lumaban. Pero at the end of the day, wala akong gagawin kundi lumaban. Para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo na nagtitiwala sa'yo. At para mapaglingkuran mo
paligid pa rin ang Ama na nagbibigay sa iyo ng lakas araw-araw. Kaya anuman ang ating masagupa, mga kapatid, kinakailangan lakasan natin ang loob. Dahil may Diyos tayo. Siya ang tutulong sa atin. Hindi na tayo pababayaan. Pero para mangyari yun, inuulit-ulit natin, dapat tayong sumampalataya, dapat tayong magtiwala, umasa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Alam nyo, napakahalaga na nagagawa natin ito. Uulitin ko, kasi ang panahon natin ay napaka-imposible ng tahakin. Napakabigat na ng mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid. Hindi na mababago yan. Talagang yan ay itinakda na ng ating Panginoong Diyos pagkamalapit ng araw ng kawakasan. Kaya naman tayo tinuturuan, lalo tayong sumampalataya, lalo tayong magtiwala, umasa sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mag-aalinlangan sa Kanya sapagkat Siya lamang ang tanging makatutulong sa atin para tayo makalampas sa lahat ng pagsubok sa buhay. Nininig po niyang panalangin ko. Bumaba na po yung cancer cells sa dugo po. Doon ko po nalaman na normal na po lahat. Tsaka wala po na po silang nakikita ang mga tumor po. Nagaling niya po ako. Ako po ay patuloy na maglilingkod at patuloy pong tutupad ng aking banal na tungkulin. Kahit ano po ang mangyari sa aking buhay, magkasakit man ako, manlagas man ulit ang buhok ko, bumalik man ulit ang cancer ko, wala pong makakapigil para sa aking pagtupad. Dahil yun na po ang aking ipinangako sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na yun, napagtagumpayan po namin. Nakatulong po talaga ng malaking-malaki ang panalangin. Yun po ang sandata po nating mga iglesia ni Kristo. Kaya itong pagsamba, napakahalaga. Itong ating pagtitipong ganito, hindi natin dapat na pabayaan. Sapagkat dito tayo makikinabang, hindi lamang sa mga payo't saway ng ating Panginoong Diyos, kundi sa ating paglapit sa Kanya sa panahon ng ating pangangailangan. Huwag tayong pumayag, mga kapatid, na napababayaan natin ang ating mga paglapit sa Kanya sapagkat Siya lamang ang tanging makatutulong sa atin. Kaya kung meron kayong karamdaman, kung meron kayong mabigat na suliranin, kung merong bumabagabag sa inyong buhay, o anuman ang inyong nasasagupa, halikayo dito sa sambahan at sabihin niyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan. Yung pagtupad po sa tungkulin na kahit may sakit ka, kahit may nararamdaman ka, pero kapag nasa pagtupad ka na po talaga, nawawala na po lahat yung sakit na nararamdaman niyo po. Dahil ang Panginoong Diyos po ang gumagabay at doon ko po talaga napatunayan na totoo po ang Diyos sa iglesia.